Amen. Tayo po tayo. Tayo yung babasa sa Ecclesiastes. Ano sa introduction? Ecclesiastes 8. Ano ba ito? Okay, ganyan po tayo. Pakibasa po, ready, go. Ready, go. Who is as the wise man, and who knoweth the interpretation of a thing? Man's wisdom maketh his face to shine, but in the boldness of his face shall be changed. I counsel thee to keep the things commanded, and that in regard of the oath of God. Be not hasty to go out of his sight, stand not in the reading of him, for he doeth whatsoever pleaseth him. Where the word of him is, there is power, and who may say unto him, what knowest thou? Whoso keepeth a commandment shall feel no evil thing, and a wise man's heart discerneth both time and because to every purpose there is a time and judgment, therefore the misery of man is great upon him. For we know not that we shall be, for who can tell him when it shall be? There is no man that hath power over the spirit to retain the spirit, neither hath he power in the day of death. There is no discharge in that war, neither shall wickedness deliver those that are given to it. All this have I seen, and have applied my heart unto every work that is done under the sun. There is a time wherein one man ruleth over another to his own hurt. And so I saw the wicked buried, who had come and gone from the place of the holy, and they were forgotten in the city where they had so done. This is also vanity. Dito tayo sa, liba tayo sa Hebrews. 5, Hebrews 5, 12, kayo po, ready go. Ordained for the time and evil to be teachers, we have laid that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. For everyone, see what I like. For everyone that pleaseth him is skillful in the word of righteousness, for he is a babe. What? But strong meat belongeth to them that are of old age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Okay, balikan ko lang yung kanina po na sa kumarang labas sa Ecclesiastes 8. Verse 5. Whoso keepeth a commandment shall feel no evil thing, and a wise man's heart discerneth both time and judgment. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong kasalita. I pray na kayo po maganda sa aming puso't isipan. Ang importanteng topic na ito, Lord, maintindihan namin at ma-apply sa aming buhay. Panginoon, ganyan po mga lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Makapuro na po lahat. Bagay, di ba higising yan? Ngayon kasi medyo relax tayo. Topic po natin, ang title po nito ay tatlo. Hindi, dalawa. Senses, number one, senses exercise. Alam niyo, senses. Parang balik natin kanina sa Hebrews 5:14. Sabi dyan sa bandang huli, di ba? Even those who by reason of use have their senses exercise. Senses, ito po yung alam niyo, five senses, di ba? Yan. Exercise, ibig sabihin, nasasanay or nagagamit. Okay? And then ang medyo catchy, ano natin yun, maalala natin, title natin ngayon is Tagalog, may taste ka ba? May taste ka ba? Alam niyo yung taste? Lalo sa aming mga ano, panlasa. Pero minsan ginagamit niya sa ano eh. Katulad ng ating guest, mukhang pogit maganda to eh. Yan. Ibig sabihin, may taste. Diba? Ah, ganun yun eh. Ay, maganda yung taste mo. Okay, may taste ba kayo? Amaya, sagutin natin. Hindi lang yung basta sagot at tanong.
may matutunan sana tayo. Amen? So, define natin ngayon, ang subtitle natin, ang importante rin, no, ay levels of discernment. Levels of discernment. Sinabi level, level 1, level 2, level 3. Kaya mayroon tayo tatlong level ngayong umaga at magandang hapon to. Kaya binasa natin sa bago yan. Ang bakit natin pag-aaralan to? Meron po tayo last time, no, noong August 9, 2020. Meron tayong preaching na about discernment and title ng Discerning Word. Subtitle by this church, why this church will always go by the word of God. Ang ating drive doon, tsaka focus at objective, parang mag-intindihan natin yung sabihin ng discerning word. Amen? At yung discerning na salita, ay sabihin yan, kasi yun ang ating pangalan eh. No? Pero hindi lang yun, yung focus natin last time kasi, yung salita ng Diyos, ang kasi actually na ano ko to, dahil kay DM nga kahapon, yung pakinggan ko, ano bang kailangan nating garalan? Ano kailangan nyo? Makatulong sa atin. So, tama-tama na, sabi ni DM sa preaching niya, sabi niya doon, kailangan natin ng discernment, di ba? Tama naman yun. Pero actually, pag yung title yung ating pangalan po, no, ang actually nagdi-discern dyan, yung salita ng Diyos. Okay, so okay lang yun, pero tama rin yun, kasi da tayo may discernment. Pero yung Hebrews 4:12 kasi, ang may discernment dyan, yung salita ng Diyos. Sinabi doon, but for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. So, yung lahat ang dinidescribe doon, salita ng Diyos. Piercing even, ano yung piercing even with the bright na sandal? Salita pa rin ng Diyos. Okay? And then, nasa doon, piercing even with the dividing na sandal of both soul and spirit and of the joints and marrows and is a discerner of the thoughts and intense of the heart. So, sabihin, salita ng Diyos yun. Pag narinig mo lang, binasa mo, kaya kung tayo sabihin tayo, hanggat maaari, siya yung magbabasa kung marunong siya magbasa. Kailangan mabasa natin, kasi yan ang salita ng Diyos, yan ang sinabi, ikaw magbasa, intindihin mo, and then papaliwanag ko lang, alam mo rin kung totoo yung sinasabi ko o hindi. Kasi yung salita mismo ng Diyos, nangungusap na sa iyo yan. Unsafe o unsafe ka. Safe or unsafe ka na. Amen? Of course, pero pag unsafe ka, yung mga basic lang. Kaya nga pag-aaralan din natin ngayon ng konti yun. Okay? Madadaanan tayo dyan. So, kaya ang mga points natin doon, naalala nyo, dito na kayo noong August 2020, ito wala pa eh. No? Kaya, the word of God is discerning in that God is all-knowing and all-powerful. Yung sabihin siya, nakakalam. At pag sinabi pag discern, ulitin natin yung ano, no, introduction dati. Pag sinabing discern, see or hear differences, identify a particular part of or parts of a whole. So, yun, detect with difficulty. So, may mga bagay po, no? Kaya yun pala yung ating gagawin. Kasi hindi ka na naman na download ko lang po na mabilis, ha? Para naitindihan po natin to. Yan ako dito ng konting exercise. Pag-usapan natin yung exercise. Kaya sabi sa dictionary, yan po ay discernment. Pag sinabi naman discernment, ang ibig sabihin po niyan ay the mental ability to understand. Parang ganun din. Ano pinagkaiba niya sa understanding? Yan ang tanong. So, ang pinagkaiba niya, specific po yung discernment or discern sa pag, sabi nga ito kanina, identify a particular part or parts of a whole. Okay, kaya may, yan ang tayo dito, ano, sample na ayaw mag-loan. Documents. Sermon. Pulpit. WDBC today. Wala pa. Okay, habang nag-ano siya. Ano naman? Uli. Ginawa ko. Okay, so habang hinahanap ko to. Ano yung sabihin nga ng discernment ulit? Naiintindihan. Pero ano yung particular na naiintindihan? Identify yung isa, yung part, yung iba, or ma-tell apart yung ibang definition, gano'n eh. To tell apart. Kaya nga yung ating discernment taste.
Ito, may exercise ako. Teka, yan. Ito, number one. Tell me. Ito sabi po sa ating text din. Merong isang binanggit si Jesus sa Matthew 16 tsaka sa Luke 12. Okay, sabi doon, in the morning, kausap niyo po yung mga Pharisee. In the morning, it will be a foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the sign of the times? So, inulit po yan sa Luke 12. Sa Tagalog, yung sabihin lang, ito mga Pharisee, naiintindihan daw nila sinong weather expert dito. Kaya ito, ano yan? Ano yan? Magandang weather ba yung darating o masama? Sigurado kayo? Galing pala kayo, no? Kayo nito. Sige, ito. Magandang weather ba? Opo. Galing nyo, galing nyo. Ito. Ayan, sinabi ni Jesus kanina, di ba? When the clouds is red and lowering. Ngayon, yung kulay na red, minsan may ginalaman na siyempre ang gulo ng araw. Pero, nabanggit ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag ganyan daw, kinabukasan, baka masama ang panahon. Okay? Ibig sabihin, alam natin yan, lalo po yung mga may edad, dati wala pa kasing pag-asa, wala pa internet, wala. May balita na. Pero, alam nyo na, tignan nyo lang yung araw. Yun mismo sinabi ni Jesus. Okay? Ito. Sobra na yan. Diluvio na. So, kasi yung patawanin, hindi ko nga. Okay, so yun. So, yung sabi ng Panginoon, yung sabi ng discern ngayon, inaalam mo. Eh, lalo sa panahon dati, ngayon po, ito, meron ako sa cellphone ko. Tingnan ko lang yan, kasi minsan nagsasampay ako sa labas ng aking mga sampayan. Isa lang mo sinasampay ko madalas yung aking towel. Gusto ko kasi tuyo-tuyo yung paginamit ko eh. So, titignan ko muna doon, uy, uulan mamaya alas dos, hindi ko na ilalabas. Diba? So, dati wala pong ganun. Kaya dati, paano na nalalaman kung masama ang panahon bukas or mamaya, tinitingnan lang po nila yung ulap, ganun kasi nagaling. Diba? Alam ni ate, no? So, yan. Sinabi mismo ni Jesus. Pero, ang pangit dito, mamaya ate pala, pero, ready there with discernment? Nalalaman nyo, isang tingin pa lang, alam nyo na yung mangyayari, mabuti o masama. Ito, another example po. Isa po sa mga mahirap, kaya sa atin, hindi tayo expert eh. Okay. Isa dyan, wheat, yung isa, tares. Kung alam nyo po yung tares, yung parang damo lang yan, walang kwenta. Yung wheat, ito po yung inaani para gawing tinapay. Ang tanong, Ate Pame, sino dyan yung wheat? Paano mo nalaman? Di ba magkamukha sila? Ikaw, Ate Juliana. Ano yung wheat dyan? May bunga. So, pero ito may magkahawig, di ba? Kung hindi trained yung mata mo, hindi masyado malinaw. Lalo na, tingnan nyo dito ha, pag ganyan. Yan, sino dyan yung ano? Eh, nakalagay kasi. Pero, ay tinignan mo, hindi ka ano, parang pareho lang yun eh. Siyempre, di ba? Pag hindi ka trained, hindi mo alam. Hindi mo alam yung tsura, yung pagkakaiba ng dalawang halaman. Okay? So, pero yung isa dyan ay mabuti dahil yan may pakinabang, yung isa wala. Okay? So, ulitin ko lang dito. So, anong kinalaman sa ating topic? Ganito po yan. Pag hindi ka marunong, maluloko ka. At kung, kaya yung mag-uusapan natin ngayon, discernment. Okay, so nagkaroon na kayo idea. Pag sinabi discern, parehong may bunga, parehong may dahon, pero yung magkaiba yun, hindi yung pareho. So kaya last time, so mental ability, another definition, the mental ability to understand or discriminate between relations. Okay? And then the trait of judging wisely and objectively. So yung pala yun, so sa panahon natin, hindi masyadong ginagamit yung word, yun nga nakakalungkot. Pero sa Bible, sinurse ko yan, at ngayon natin pag-uusapan kayong umaga, no? At hapon.
Nasa 23 times lang din. Hindi ganun madalas ginagamit. Kasi nga, iba yung understanding. Pag sinabing naintindihan mo ba, may intelligence ka ba, medyo generic yun eh. Pag sinabing discern, ibig sabihin, talagang nakikita mo yung diferensya. At andun yung katalinuhan mo, bakit mo nasabi na ito weak, ito tear, kasi may prior knowledge ka na. At pati yung mata mo, meron na rin na-train na. Okay? Ganun po yan. Kaya dito sa ating text, yung ating senses daw, sa kanina, ano yung sense na ginamit nyo para malaman masamang ano ba to, mata lang, di ba? Pero obviously, five ang senses natin at meron pang ang six net. Diba? Pero actually, in a way, meron. Kasi may, merong na-develop tayo minsan na sabi niyo ba, intuition daw, no? So, ano yung mga five senses, mga bata? Ready, go. I seeing or sight, hearing, taste or smell, and then touch, okay? So, particularly ngayong umaga, ngayon tayo mo-focus yung taste. Okay, so pwede sa mata, pero minsan, sayang, wala tayong sample dito. Dati nag-sample ako dito, sino bang uminom nun? Ikaw ba yun? Lala, ikaw yun eh. Si Adam. Dati pa yun. So, pinatikman ko sila ng isang masarap, at isang masarap din. Kasi nung pinaghalo ko, hindi na masarap. Anyway, so bakit tayo nag-aaral ng ganito? Para nga po maintindihan natin na minsan sa lalo na spiritual, may lokohan po eh. Kaya po, tinatanong ko rin na nagpabaho na si Kuya, Joel, ama po ng Joel. Nung una pa lang yan, lahat halos ng pastor against dyan. Oo, kasi nga, ba't tayo pipilitin at ang bakuna ay dinedevelop yan ng 3 at least to 7 years para malaman mong safe and effective. Kasi nga, paano mo sabihing safe and effective? Ngayon lang ginawa. At pag sinundan ko po yung balita na yan kasi nga, nabigyan akong tip dyan. Kung ano yung nakita nilang adverse effect nung nagtetest sila, ano, saglit nga lang, nakita na po yan, yung heart attack, nakita na po yan. Kasi okay lang yan, konti lang yan. So tinuloy pa rin nila. So kaya yung mga pastor dati, nag-warning na sa amin kasi maganda ngayon ang communication natin eh. Huwag tayong papabakuna. Bandang uli, napilitan yung iba kasi nga, di ba, sa tabaho. Kaya kawawa din yung napilitan, iba nawala ng tabaho. So pag sinabing discernment ngayon, malayo pa, nakikita mo na yung mangyayari. So makakapili ka na ngayon kung ano yung dapat mong gawin para sarili mo at kahit sa bakuna na naman yan, di ba, para sa mga anak mo. Kasi pati ngayon, parang yung mga bata, pinipilit na. Hindi nang pinipilit kasi nga, hindi nila pwedeng pilitin. Pero in a way, niloloko eh. Naturukan yung mga bata din. Even mga teenager. So, ewan ko sa inyo. Pero ako, dahil ko nakita namatay sa Facebook. Kasi nga, kinukumpal ng ibang friends ko. So, gusto ko lang sabihin, balikan muna natin ulit ito, yung ating point dati. Yung ating last 2020. Ang salita talaga ng Diyos na nagdi-discern, it is alive, it is powerful, it is sharp. So, ibig sabihin, it understand your thoughts and intents. So, sino dito yung isang tingin mo palang, alam mo na na itong taong to, maglolo ko to. Ako, minsan nakikita ko yung nakikinig kayo, kung nagkukunwari kahit ganyan, kahit ng ganyan. Minsan, ramdam ko ito. Ano lang to eh, either nagpapa-effect lang to eh. Kasi tatay niya, tatabi niya eh. Ano nga ganun ba? Or, mga ganon, alam niyo yun. Sa ramdam ko yun, depende sa action nyo rin minsan. Ang alam ko kasi, pag mahal mo yung salita ng Diyos, excited ka sa church, hanggat maaari hindi ka liliban unless napaka, alam mo na, lumindolo, dati bumaha dito. Wala kami church eh, kasi bumaha eh. Ano yun? Pero pag ang dahilan mo lang, maglalaba ka, magre-review ka, nga, di ba? Medyo bawas yung ibig sabihin, hindi ganun yung level of pagmamahal mo sa salita ng Diyos. Kasi so, pinaghahandaan namin ito lahat. Lahat na tayo dito, naghahanda, bibihis, maliligo, maglilinis, magigising yung maaga. Bakit ganun yun? Iba kasi kaiba pa yung level of commitment. Minsan iba-iba rin yung level ng pag-ibig sa ano. Ngayon, marami na tayo maging guest dito. Iba ayaw dito, iba gusto, nagtagal yung iba, sante. So, iba-iba kasi yan. So, nakikita ko na sa action nyo, sa tingin nyo pa lang, at sa salita nyo, sa action, tsaka inaction. So, may mga sinabi, hindi ginawa. Marami, review tayo, Bible quiz tayo, iba, excited na, ay, salamat.
malalaman na naman ako iba, ayaw. Okay, so again, especially mga bata kasi, nakakaya pa lang na okay lang isang pisa, pero naiintindihan kayo na kayo ay nadidiscern ang inyong attitude dahil sa ginagawa na hindi niya ginagawa. Amen? At lalo na daw yung salita ng Diyos. Pag ginamit natin yung salita ng Diyos sa kahit sinong tao minsan na hindi pa natin kilala, parang kahapon, nag-soul winning kami kahapon, kayo din, di ba? So, ang ganda nung aming usapan nung huli, pero nung una, okay din. Pero nung bandang huli, araw yung tumanggap ng magnanay. Magnanay ba yun? Hindi pa lang magnanay, pero ang ganda nung usapan namin, oh, Pastor, tama po, naniniwala kami dyan. O sige, tatanggapin yung Panginoon para maligtas kayo. Nag-isip ng matagal, oh. O sige pa ba, ano ba yung iniisip nyo, ganyan. So, gusto ko lang sabihin, lahat tayo namimili, pero pag binasahan mo yun ang salita ng Diyos, magdi-decide dyan, kasi hindi ito basta-basta yung salita ng Diyos. Amen? Pag sinabi dyan, yun na yun. Kaya nga tayo, galit tayo sa mga nagbago na salita ng Diyos. Kasi lalong malilito yung mga tao. Pero pag we have the Word of God here, at ito talaga sinabi ng salita ng, tingnan mo lang yan, intindihin mo, para ka na niyang sinusuri sa loob. Okay? Yun yun. Kaya ito ang dito sa rinasatan pa natin yung Hebrews 5. Ang ginagamit po ito ng writer, no, si Paul, I believe ito. Inasabi niya, ang dami na sa inyo, ang tanda niyo ng Kristiyano, parang inasabi. Hinukumpara sila sa parang mga baby, katulad niya, ni baby, mahilig sa, ay baby pa eh. Imagine mo si DM, nasa ba yung gatas ko, bumedi si DM, ano yun? Diba? Ano ka ba? Andiyan ang karne, yun ang kainin nyo. Ngayon, spiritually, kaya sabi ni Paul dito, sinatitle nito, yung mga matanda dapat karne na kinakain, hindi gatas. Kasi nga, marunong na sila daw. So, pupunta natin yan namaya. Okay? So, pero, ano ulit yung taste, no? Ina-focus natin ngayon eh. Pero objective natin, that we may have good discernment that then we'll use in the ministry. Especially sa ministry. Kasi nga po, alam niyo yung discernment, pwede niyo nung gamit niya sa trabaho niyo eh. Ayun, alam niyo yung mga HR, ganyan po yan. Kasi ang companies, nag-invest siya sa tao. So pag nag-hire yan, ang dami niya. Kaya kami, pag may bago kami, masaya kami na tirin. Depende. Pag may bago sa team. Kasi meron yung proseso eh. So, hindi pa marunong yan, di ba? Gagawin yan, tuturuan. Ito yung daming ganyan. Ito yung mga links sa ganyan. Ito yung boss natin. Ito yung ating ano, teammate. Yung mga isa-isahin mo lahat yun. Pero kailangan, pag natuto naman siya, makakatulong siya, di ba? Eh syempre, iba-iba rin tao. May mga, lalo yung mga baguhan. Iba-ibang attitude. Yung iba, tamad-tamad. Yung iba, masipag. Yung iba, ningas kugon. Magaling sa office, tapos hindi na. Kaya ang hirap po mag-hire. Kaya lalo HR, ganun din yan. Sila lalo. Nag-invest, pera na naman yan. Alam niyo ba yung pag naglabas yan sa ng advertisement sa dyaryo, libo yun. Ganun lang kaliit. Alam ko kasi yung dati kong unang trabaho ko, ganun, nag-uusap kami. Ganun yung naglabas lang ng ganyang kaliit na advertisement sa school. Ah, sa school. Sorry. Sa dyaryo. Sunday kasi nasa isip sa Sunday issue ng dyaryo. Biruin mo, dami namin. Fila kami. Kasi nga, importante yung kaya ngayon, ang bayad doon, napakalaki din. Kaya yung HR ngayon, sa pag-hire ng tao, importante sa kanila yon. At sana, ano yung ano nila, objective nila, sana lang, pag may hinire sila ngayon, magtatagal, magaling, makakadagdag sa kumpanya, hindi makakasira. Ganyan yan. Kaya ngayon, very crucial yung role ng HR manager tsaka nung hiring manager na natawag. Kasi yung HR, gusto ko lang magkaroon ng tao. Yung hiring manager, sa team nyo ilalagay nyo yun. Pag loko-loko yan, walang kwenta yan, at nakaka-postrate. Amen? Kahit hindi yan ba? Medyo may technical tayo, ha? Mga bata. Ganun din kayo. Kaya yung HR, sino gusto mong HR dito? Binabasa mo yung tao. As in, literal. Okay? Titingnan mo yung history niya. Oy! Kung six years ka sa grade 2, ha? Siguro masipag ka. Alam mo agad na yun. Alam mo ba yun? Ay, yung tatay mo, ganito ang trabaho, yung nanay mo, ganito ang trabaho. Meron agad judgment sa'yo, maniwala ka sa hindi. Inaalam nila para maganda yung mga hire nila, maayos sa tao.
Amen. Ganon din lalo tayo sa ministry. Okay, mamaya tayo sa ministry, dumula sa trabaho pa rin, ganon pa rin. Business, for example. Anong gusto yung business? Ba't anong work mo? Okay lang? Wala man. Anong sa akin nag-work? Buy and sell ng mga sakyan. Buy and sell ng mga sakyan. Yan. Yung mayaman yung mga ganyan. Yung binila namin ito, bad. Yaman nun. So sa buy and sell ng sasakyan, anong inaalam mo dyan? Dinideserve mo dyan? Siyempre yung mga pagpapasok yung sasakyan, inaalam mo maganda yung kondisyon, pero kaya mong murahan yung bili mo. Ganun yun eh. So pag magbebenta ka naman, gusto mo yung bibili, may pera, kasi hindi naman tatanong, di ba? Ganun. Yung mabagi. Parang ako yan, ang first na sasakyan mo eh. So, ganun yun. Inaalam mo yan, para kumita ka, pag hindi, tapos ka. Binili mo ng mahal, nasira pala, kasi bebenta mo. Mura kasi magaling yung bibili, di ba? Ganun. So lahat po ng bagay sa buhay mo, kailangan discernment. Amen? Ganun. Lalo na mag-aasawa ka din. Ganun naman tayo, mga young people. Nakita mo lang, magandang tindig. Okay na ba yun? Nakita mo lang, sexy. Ay, okay na to. Okay na yan. Nag-isip. Eh, sa dami mo pagpipilian, no? Problema, wala ka pagpipilian. Eh, meron yan. Kaya nga maghintay kayo, mag-pray kayo. So, yan. So, kailangan mong discernment. Ibig sabihin, masipag to ngayon. Ito may forever na ako mga, diba? Lalo mga lalaki, mga babae, naimili kayo. Ito, lalaki to, responsable to. Ngayon lang pala. Ngayon pala, ang attitude na pag na-discourage, ayaw na mabuhay. Lulunurin na yung sarili sa alam. Okay? Naintindihan yung mga babae. So, kailangan may discernment kayo. So, pili ng trabaho, pili ng kumpanya, ng mga pangasawa. Lahat yan, maniwala kayo. Ngayon, muna tayo sa ministry. Kaya tayo sa church. Ano importante, trabaho o ministry? Ayan. Yan pala, dinidiscern na natin. Ano ba? It's importante. Pareho importante yan eh. Pero, alam nyo pa yung trabaho minsan, may mga time na pag-bless ka talaga ng Panginoon, either nagmana ka ng ano, or minsan na sabi nila, swerte, pero hindi swerte yun. Pag blessing talaga ng Diyos, nakapunta ka sa kumpanyang maganda, kahit anong pagbalik-balik tayo mo, hindi malulugi. Amen? Pero sa ministry po, napakahirap. Kasi nga, kalaban natin, demonyo eh. Tsaka mga manluloko. Kaya po ako ngayon kahapon, namapuhit na naman ako kasi binabalikan mo yung, gusto nga matuto kayo, amen? Lalo mga bata. Eh, meron sa inyo minsan, alam ko, makaka-encounter kayo ng manluloko. Amen? Either, sino mga manluloko sa inyo? Pakinggan nyo sa Facebook, sa radio, sa YouTube. At minsan, mga classmate nyo, mga kapabaho nyo, nabanggit ko last time sa inyo, di ba? Naglalakad lang ako, pinabili ako ni daddy ng kung anong binili ko sa kubaw. Bigla na ako nayaya. Ilang taon na ako, no? Siguro 15 anos ako. Ganyan, umibili ako sa kubaw. Di ba, nakita ko sa inyo yun, yung squalid. Kaya yayaman ka dito. Ano ka lang, dito ka lang, mainig ka lang. Di ako naman, di sige, saglit lang to. Tagal na kami naghintay, gusto ko na umalis eh. So yun pala, bibenta kami ng gamot na sobrang ganda nito. Kahit anong sakit, makapagaling. Ako, kahit ako, nabigla. Siguro totoo to, siguro hindi. Sa bandang huli, ang mahal binibenta sa amin, benta niya yan. Kikita ko yun, sigurado, eh napakamahal eh, hindi naman ako magaling magbenta. So anyway, whatever, kung may umaman mo sa mga kasama ko noon, kailangan mag-decide ka ng tama dahil yung pagpili mo sa oras at gagawin mo sa buhay, napaka-importante, lalo na sa ministry. Okay, sabihin ko na sa inyo, ano mga pinag-iisip ko ha, una, nipipreach ko, dapat tama, eksakto, dahil yung tuloy niya, nasa public tayo. Pag may loko-loko dyan, mali pa yung turo mo ha. Diyari tayo. Pangalawa sa inyo lahat, iniisip ko, tinatansya ko agad kayo, katulad ng guest natin, kahit yung mga bago dito. Gusto ko kasi, matuto kayo salita ng Diyos. Amen? At hindi lang kayo, ngayon nandito, gusto ko saan hanggat maaari, tatagal kayo. Kasi bihira naman yung nag-aral ng isa lang taon. No? Bihira yun eh. So, anong dealing ko sa inyo, iniisip ko lahat yun.
Pati sa mga luma na kahit mga matagal ng member, minsan may kailangan pa rin sa ibang bagay. Okay? Lahat po yan iniisip ko. So, hanggat maaari, tama yung discernment. Pag tama yung discernment, tama yung decision, yung plano, and then yung execution. Gano'ng kahimutan? So, napakahimutan din. Amen? Ng, kaya, dito tayo may sa taste. Nung nabagin natin yung discernment, ano yung ibig sabihin ng taste naman? So, isa yan sa mga senses natin, pero anong unique sa taste? Okay, so nung may taste din ng ating mata, di ba, sabi nga nila, sabi sa taste, definition, the sensation that results when taste buds are tongue and will convey information about the chemical composition of a soluble stimulus. Masyado technical, no? Ibig sabihin lang, pag natikman mo, inaalam mo ano meron doon. Sino dito ganong kagaling? Pag mamaya may pagkain tayo, titikman mo lang, ay, kulang to sa ganyan. Di ba, may mga ganyan kasi sanay na sila eh. Ay, kulang to sa alat, nasobrahan to sa asukan. Ganyan. Yan ang taste. So, yung isa namang ano, gusto natin definition is the faculty of distinguishing sweet, sour, bitter, and salty properties in the mouth. Okay? So, ganun yun. Inaalam mo, yung mga bata, sinasample lang pa lang nila. Kaya yan daw, maganda lang po yung mga bata ang gusto yung maging malusog. Bata pa lang, sample nyo na ng mga lahat ng ano, lasa. May mapait, matamis, ganyan. Unti-unti nyo. Lalo gulay. Lagyan niya ng gulay, katulad ni Stephen yun. Kaya Stephen, di lang may mili po yan. May mili lang siya ng, ewan ko. Kaya walang pinipili yan. Yan ang maganda. So, yun na po yun. So, next definition na general, perceived by the sense of taste. Ibig sabihin kung paano yung panlasa mo. At pansinin sa panlasa po, ganito yan. Lalo pa kay Masela na mayaman ka na, ibig sabihin, kaya mong itapon. Hindi mo na gusto, ayaw ko dyan. Tapon mo na, ganun yung mga mayaman, di ba? O hindi na ako babalik dyan. Importante dyan, pag kumakain ka na, hindi na taste yun. Kinakain mo na yun. So, yung taste pala ngayon, ito po yung nagde-determine kung kakainin po yung the rest of the food. Lalo pag ikaw, ay alam mo na, Masela na nga yung chan mo. Pag alam mo, parang may konting panis na to, di ba? Itutuloy mo pa ba yun? Depende sa'yo. Kung matibay sigmura mo at wala ka rin pangakain, hindi tutuloy mo na. Pero yung mga mayaman dyan, lalo yung mga ano, may lasang amag na to, hindi na tutuloy yan. So therefore, hindi siya makapahamak. Okay? Yan po ang sense of taste. Okay? So ngayon, kaya yung last natin, sabi ko na, na perceive the sense of taste. Ibig sabihin, tikim pa lang, alam mo nang masustansya, makakasama sa'yo, may lason, or wala. Okay? So, pasok ngayon tayo dito sa, obviously, ang pag-usapan natin, hindi kainan lang, okay? Pag-usapan natin, spiritual. Pero, meron tayo pong level of discernment. Tatlo po ito, okay? Physical, mental, spiritual. Tapos, yun na yun. Pero, isa-isahin natin. Para ngayon, paano? Para magaling ka ngayon mag-design. Okay? Kasi nga, napaka-importante nung doon set, anong gagawin ko with that food, with that person, di ba? Yung ibang magaling po, pag nakita mo yung tao manluloko, tutuloy ka ba doon, makakusapin mo pa? Di ba? Hindi na. Ngayon ako, kaya nga problema pa ito, kasi minsan may obligasyon ako sa lahat ng tao, halos eh, hindi lahat ha. Kaya minsan may tsinatsaga ako dyan, kahit ayoko ng tsaga eh. Sa totoo lang. Ngayon, mga bakla, okay na, alis na agad ako doon. Kasi nga, wala na akong tsaga doon, kasi, hindi survival na ang pag-asa yun. Okay? Anyway, so yun lang po ha. Physical, mental, spiritual. Anong pinaka-importante? Physical, mental, or spiritual? Ayun na naman tayo. Anong pinaka-importante? Lahat yun, di ba? Pero tama yun kasi, pero mag-umpisa ka muna sa mas mababaw. Okay? Anong pinaka-mababaw? Physical, mental, or spiritual? Eh yung iba nga, wala na, hindi na nakapasok na spiritual. Eh. So obviously, kahit kayo po, yung mga bata, si Stephen, sabi ko sa kanya, share niya na si Aiden. Practice niya na rin. Kasi nakakaintindi na si Aiden ng masama't mabuti. Kaya sabi ko, share mo na yan. Pwede naman ako, pero... Anyway, pag hindi niyo naintindihan, minsan yung mas mababaw, maintindihan mo yung malalim. Kaya sabi ko, lahat ito importante. Kaya ngayon, titingnan natin ngayon, marami tayong verse. Para talagang ma-exercise niyo yung inyong senses. Okay? Maintindihan nyo yung mabuti at masama, maayos at mabuti, hindi masyadong mabuti at mabuti.
Anong gusto mo, mabuti o sobrang buti? May sobrang buti ba? Sabihin ko lang, mas ano siya, advanced siya. Amen? So mas gusto mo siya, may masyado mo buti, di ba? Anong gusto mo, masarap o sobrang sarap? Kahit afford mo na gusto mo. So kaya dapat ngayon, malaman natin yan. Okay? Again ha, pasok tayo lahat dito. Kung natin, kaibigan, ayan, mga pangasawa, anong gusto mo? May mili ka ngayon, meron ka limang pinagpipilian. Okay? Isa, anong gusto nyo? Sa ganda na lang muna o sa yaman? Madali kasi yung ano, yaman eh, ganda na lang muna. O bahay ah. Illustration lang, obviously, combination yan. Doon na tayo sa pera na lang. Dito ka sa ang sweldo ay mababaw na illustration lang ha. Muna. Yung sweldo nito, nalaman mo ha, 10,000 a month. Number one. Candidate number one. Okay. Pwede na rin. At least merong pabawa. Kasi wala, di ba? Candidate number two. 20,000 a month. Mas pwede to, di ba? Candidate number three. Mas mataas. Hindi mas mas. Sino pipiliin mo to? Kung yun lang ang factors. O syempre, yung pinakamalas. Di ba? Magang plastic. Yung pera, ano yan? Ibig sabihin niya, ay, the responsible, magaling madiscard. Ano yan? Ngayon, yung mga sales minsan, hindi consistent, pero malaki din yan minsan. Anyway, obviously, marami pang factors. Nga, mas sweet ba yan? Matalino? Madiscarte? Maganda ba yung pamilya niya? O baka yung pamilya niya, may lahing loko-loko or something. Baka may, di ba? Compromise. Mga babaero pala yan. Or what? Iniiwan yung asawa, syempre. May influensyaan yun. Di ba? O baka mainginom yan. Mga addict pa yan. Yung mga addict po, pag ano yan, kahit huminto yan ngayon, may tendency po yan na balikan yan. So, kung matalino ka, may choice ka naman, eh, doon ka na sa malinis. Amen? Iba naman, yun na solve ko kahapon, nagtatato eh. Okay. Isa yung sa sideline niya. Kaya, sino gusto yung may tato o wala? Magandang tato, di ba? Ang dumi nun, di ba? Kaya yung matinatatoan na, anyway. So kung may choice ka na rin lang, eh, lalo tayo mga Kristiyano, doon ka sa malinis. So anong gusto sasabihin dito? Importante lahat yan, pero nagpo-compile yan. Alam nyo ba yon? Pag magaling kang mag-discern physically, madalas ay hindi, dyan nag-umpisa yan. Alam mo yung isang isda daw, ano yung malusustansyang isda, ano yung tsura? Kaya mag-alala mamaya, ang dami nating verse. Ha? Pula yung mata. I-addict yun, di ba? Hindi, bilasana yun, di ba? Pero minsan pwede pa. Yung iba, tinitingnan daw yung ano? Hasang. Ano para mamalaman? Pag mapula, ano yung hindi na? Mapula na. Itim. Maputla. Yung sabi sa internet, nakita ko pag mapula daw, hindi na ba maganda. Dapat daw pink. Ewan ko, hindi na naka-expert dyan, pero... So ano pa yung mga ganda? Parang kanina, tinignan niyo yung wheat, di ba? Yung clouds. Nag-umpisa yung discernment physical muna. The more, kasi meron po mga tao, bahala na, okay na yan. May nakitang isda. Oh, kailangan ko ng isda, okay na yan. Ayoko na magtagal din sa palengke, bawo eh. Mga ganun ba? Hindi mo alam kakainin. Sorry. Kakainin. Kung nagmadali ka, ganun din yung mga kahit ano pa yan. So, dapat, ganun pa rin, magaling kang pumili sa physical pa lang. Kasi, pag wala kang pakialam din sa pinipili mo, napapahama ka. Okay? So, punta tayo sa mamaya na yun. So, tingnan natin yung mga verse natin na tumuturo sa physical discernment. Okay? Baka dito lang tayo matapos ngayong umaga. So, ayan. Punta pa yung, babalik pa yung mamaya hapon. Hindi na. Hindi na, okay lang. Sige lang. So, sa mga babalik na lang, no? Kasi hindi natin matapos talaga ito. Dito mo tayo sa mga physical. Sabi sa Genesis, para maintindihan natin, sabihin, pati physical, dinidiscern, mental, tsaka spiritual. Sabi sa Genesis 27, sabi po dito, lalang yan, si Isaac, malabo na yung mata. So, niloko siya ngayon ng anak niya. Okay? So, hindi niya na makita. Sabi ni, sabi ko, yung gusto niya, si Iso. Si Iso ay mabalahibo at saka amoy. Siyempre, madalas hunter siya. So, alam ni Isaac yung amoy ni
yung anak niyang pangaan, panganay. Tama, panganay na. Yung kambalaman niya. Eh. So, si Isong, yung kamay niya ay hairy. Ang problema na si Jacob, manluloko, tsaka yung asawa niya, yung nanay ni Jacob. So, ang ginawa, di ba? Kung ano yung physical feature nung isa, kasi lulukohin nila yung tatay para makuha yung blessing. So, ginaya, hairy ka pala, dilagyan kita ng hair. Ang ginawa, kumuha sa goat. Ang galing din to eh, no? Tagal ginawa siguro nun. Tapos, ano daw? Pati yung amoy niya, ginaya. Kasi ang ginawa, ginamit ata yung, ano yun? Yung damit ng kuya niya. So, syempre, kung ano yung kuya mo, siguro, parang ako, sorry, may aminin lang ako sa inyo. Itong pantalon ko, ilang araw ko nang ginagamit. Ganun ako eh. Ganun ako, di naman ako kinakat eh. Tsaka ito, pinapagpag ko lang ko, okay na. So, kung ano ka, yung anong amoy ko, yung amoy nito, di ba? E lalo sa panahon nila, mamahalang damit at mahirap gumawa. Okay, di ba? Bango naman ito kasi nga. Yan ang pinapawisan. Pero si Iso, ganun ginawa niya. Niloko niya yung tatay niya physically. So, nangyari kay Isaac, hindi niya na-deserve. Kala ko, ito na yung anak kong isa, yung pala isa. Okay, so number one, physical discernment. Genesis 31, ganun din. Ito naman ay si Jacob naman, malaki na siya. Or niloko naman niya. Actually, si Laban to. 31, 32, ako nalang babasa, sabi dyan. So, tumakas na nga itong si Jacob. Kaso, may ninakaw si Rachel na Diyos-Diyosan. Eh, itong si Laban, gusto niya yung mahal na Diyos-Diyosan niya, kaya talagang hinabol niya pa, eh, kung gano'ng importante yun. Pero anyway, sabi ni, kasi hindi rin alam ni Jacob na kinuha nga ng asawa niya, kaya sabi niya dito, with whomsoever thou findest thy gods, let him not live before our children, discern thou what is thine with me, and take it to thee, for Jacob knew not that Rachel had stolen. So, hindi alam ni Jacob na ninakaw ng asawa niya yung Diyos-Diyosan, kaya ang tindi ng binana sa bahay natin, sabi niya, sige, mamatay na yung umuha niyan. Diba? Pero gusto ko lang sabihin, paano malalaman ni Laban niya na nasa kanila? Hahanapin niya. So, isabihin lang, may physical discernment, okay? So, ninakaw ba o hindi? 38 naman. Bilis lang po tayo dito. Sabi dito, sino naman to? Ito naman yung harlot, no? Si Tamar. Okay, so ginawa kasi ni, ano, loko-loko rin si Judah. Medyo nangailangan. Pumatol sa, ano, kasi wala siya kasama nun. Mali pa rin yun, anyway. So, pero sabi dito, ginawa ni Tamar, ang ginawa niya kasi walang pera si Judah nung panahon na yun. Iniwan niya yung kanyang signet, bracelet, tsaka yung stock niya kay Tamar. Kasi wala siyang pambayad, iniwan niya muna yun. So, ngayon, so, nung babayaran niya na, umalis na doon. So, hindi niya nabayaran. So, alam niyo po yung mga signet, bracelet, tsaka stuff. Kahit sa panahon natin ngayon, lalo pag mahilig ka dyan, pinapersonalize yan, di ba? Kayo ba, ito, katulad ng ATV, sasakyan natin. Alam niyo ba yung malayo pa lang? May pastor yan. Ang daming ATV puti. Pero hindi lahat may gano'n, di ba? Pintulang pangit sa unahan, tsaka sa likod ng staker. Ha? Pastor po. Eh, lalo na may IAS natin. Bira yung high-ace na may ganyan, magandang top load, di ba? Sa mga boulevard. Kaya malayo pa yan. Uy, yun na yung ano natin. Pati yung ating tint. Special yan, di ba? Yung iba, maganda yung itim lang. Sa atin, ano, magic, yung tao dyan. So, alam mo na malayo pa lang. Kaya kayo, pastor to, kayo guys, sa church to. Yung mga signet nila, alam agad yan. So, ano gusto ko sabihin dito? Kaya sinabi ni Tamar sa kanya, oh, ito yung gumamit sa akin. Kanya to eh. Ito yung kanyang bracelet, yung kanyang signet, at yung kanyang staff. Ang tinignan ni Judah, sa akin yan ah. So, yung sabihin ko lang, physical discernment, importante. Okay? Kahit sa pabaho po, yan, si Brad, nag-buy and sell pala ng masakyan. Ako, tinitingnan lagi yan, pintura, di ba? Yung sabihin, maingat to. Di ba? Pag yung pintura yan, gas na, kung saan ginamit to, kung saan pinarada to. Malamang hindi maingat yung may-ari, therefore, may mababa ang balin to. Amen? Tapos natin ito lahat ng physical. Sabi dito, First Kings, so sana natututo kayo, medyo specific ang ating
topic, pero napakahalaga. Mamaya, pupunta tayo sa ano, mga bakla na naman. Si bakla nga, hindi wala akong babae, lalaki, nama? Yung tomboy, ganun din. Nagtatago sa likod na makeup minsan. So, may First Kings. Do. First Kings 20. Sabi yung First Kings ay panahon na ng mga hari. Iba-iba na to. Pero importante yung mga araw dito, mga propeta. Okay? Kaya sabi dito, and he still took the ashes away from his face and the king of Israel discerned him that he was of the prophets. So, yung ganito, yung mga prophet minsan, ang importante na sa mga prophet kasi ay magawa nila yung dapat nila magawa. Especially mag-warning, mag-preach. Sa pagkakataon nito, ang utos kasi ng Diyos sa kanya, huwag siyang pakilala. Okay? So meron siya, nagdala siya ng ashes, at kung anong ginawa niya, meron pang propeta na pinasampal niya yung sarili niya, di ba? Sige, sampalin mo nga ako. Suntokin mo nga ako. May mga ganyan ang propeta. Eh. Anyway, nung una, hindi alam na propeta pala yun, pero nung nakiing propeta to ah. Amen? Ako, hindi ko alam, kilala na ako dito, malamang, kilala na po ako dito. Ayaw kong magpakilala sana, pero minsan ganoon eh. Diba? Ayun, pastor yan, baptist yan. Ay, ano na ako siguro, may target na ako sa mga panati ko dito. Kasi alam nila pinipreach natin, diba? Amen? Sa kanila. Sakul sila lagi, katotohanan. Anyway, so maganda kasi, alam nyo, especially yung mga tunay na lingkod ng Diyos at saka hindi, maganda po, alam nyo, unang tingin pa lang, bigyan kayo ng isang mga ano, tipo. Kunwari, ang damit nung sino man niya na preacher daw ay mahaba, nakapalda. Alam nyo mga iba nagpapalda, yung mga pare, gano'n, di ba? Tunay na lingkod pa ng Diyos yun. Eh, yung mga naka, yung mga special na sombrero. Ano na lang ang pasto na hindi tunay yun? Yun sabi ni Jesus eh. Tingnan natin. Ito sabi ni Jesus again, kaya maganda po, alam niyo yung Bible. Pag hindi niyo alam yung Bible, para ka rin ano, namuhula lang. Ano ba yun? Mali ba yung spelling ko? Kung sabi sa Jesus sa mismo ha. Okay, so isa sa mga ginagawa niya mga yan, mga Pharisee special, tsaka mga phony preacher. Mga hindi totoong lingkod ng Diyos, pero posing nila, oy, kami lingkod ng Diyos. Isa sa mga makikita mo sa kanila ganito. Una, for they bind heavy burdens and grievous to be borne and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one finger. So, sabihin, salita lang, ayaw nilang na inutusan ka, dapat masipag kayo ha, pero siya tamad. Masabihin nila, dapat banal ka, huwag kang titingin sa kung ano yan, pero siya, ganun po daw yung mga false teacher. Pero sabi dito, eh kasi mahirap makita yun, di ba? Pero minsan, meron daw silang gustong gawin na malalaman mo isang tingin pa lang. Okay, sabi dito, but all their works they do for to be seen of men. Gusto nila, yung mga false teacher na yan, nagpapakita lang. Pakitang tao. Okay, sabi ni Pastor dito, sabi niya lagi, kabanalang pakitang tao. Yan. Diba? Kaya nga pala, ganun eh. Hindi lahat, hindi. Lahat yun eh. Huwag ka magsusuot ng ganun. Diba? Hindi ka magbabahe, huwag ka magpapalda, magdress. Kasi gusto nilang makita sila. Amen? Kahit mga Muslim, may mga special dress yan. Amen? Nakikinig ba kayo? Yan sabi ng Panginoon eh. They made broad their phylacteries. Kung hindi nyo alam yung phylacteries, ito yung ano, di ba? Lalo sa mga Hudyo to. Ngayon natin, alam ko ito yun. Baka magkamali ako. Record tayo. Alam ko ito yung mga sinusuot nila na nilalagyan kesyo nila ng salita ng Diyos. Okay? Phylacteries. Nakilamilis na po ako. Sakto lang. Okay, tapusin natin itong point number one. Ha? Judaism, the small leather cases. Tama, no? So, meron po yung nakakita yung Hudyo sa internet kung saan man yan. Kung ewan itong mga ito, ginagawa nila, susulat nila yung salita ng Diyos, okay? Sa maliit na papel, ilalagay nila sa leather yung ilalagay nila dito kasi nasabi sa Bible eh.
Pero literal sila masyado, hindi ganun. Sinabi ng Bible na yung salita ng Diyos dapat lagi mong iniisip at nasa harapan ng iyong mukha. Literal yun, nilagay na papel, nilagay nila sa leather, nilagay, tinali nila sa ulo nila yun. Parang mga baliw, di ba? Kaya sabi, may ganyan ba tao meron, mga hudyo? Hindi lahat ng hudyo, kaya ano yung halaki. Kaya sinasabi ni Jesus, mga peke yan. Pinapakita lang nila spiritual sila, bandang huli, hindi pala. Okay? Ganun din yung mga pari, mga kahit yung mga satasya. At yan. Yan, nangalagay ng tindi ng ano yun ah. Yung sombrero na yun, parang makitang banal sila. Kung maaari lang yun. So, nilalaki yan daw ni Philoctetes and then pati yung mga kakaiba yung kanilang damit. Kasi pag tingin mo lang dun, ay, kakaiba to talaga. Pero sabi ni Jesus, hindi. At gusto nila, laging ano, mayaman, iba, piyesta, mga buong, kahit mga Baptist na iba, ganyan din eh. Kaya tayo dito, celebrate natin ang katapatan ng Diyos, yun na yun. Amen? Hindi tayo gagastos para makita ang kala mo banal o kala mo mayaman. Amen? So, bakit tayo napunta dyan? Kasi nga, dapat ma-discern nyo, layo pa lang, hindi totoong lingkod to ng Diyos. Amen? So, nasa na ba ako? Doon ako sa 1 Kings, yan. So, sa 1 Kings, yung hari na to, kasi marami rin prophets dati, marami rin tunay, marami rin hindi. So kaya po, ito yung sinasabi ko sa inyo, kahit hindi ka hari, okay? Pwede ba? Alamin mo yung tunay na lingkod ng Diyos, huwag mong ikumpara sa hindi tunay ng Diyos, lingkod ng Diyos. Amen? Dahil lang may hindi mayaman. Amen? Yung iba, kahit mga pastor mo, ganun madalas, narinig ko pag makatid ng conference, ito, mga Diyos talaga to, kaya pinagpala ng Diyos eh. Yung pinakinggan mo na yung tinuturo, sablay. Ano nangyari? Ba't nila ginagalang to? Kasi lang, mayaman. Nalaman mo ba kung paano yung naging mayaman yun? Hindi mo alam kasi ang pera pwede itago. Pwede saan palusutin yan. Kaya huwag kang mahanga dahil lang mayaman. Amen? Discern nyo. I-discern nyo para mo nagkaroon ng ano yan. Ba't maraming member dyan? Eh kasi pala, ano eh. Nagpagawa agad ng malaki, inaptak yun, no? In-apply nila yung psychology, yung mga yan, mga born again na ano, tsaka yung mga pastora. Bakit gusto nila sa pastora? Kasi babae, magaling yung maganda eh. Kahit sabi sa Bible, dapat lalaki ang pastor, kaya nga pastor eh. Pero gagamitin nila lahat ng uso. Merong combo-combo, diba? Para yung mga young people, diba? Rock and roll. Gusto ng mga young people yan. Dadami member, talaga maraming member. Ang tanong, lingkod ba kayo ng Diyos? Yung tanong, yan ba ang para ng Diyos? Kaya number, kung anong number to, number one pala tayo, physically pa lang, maganda, makakita nyo na agad yung madisoy nyo agad, mga tamang lingkod ba ng Diyos yan o hindi. Amen? Tapusin natin to, sa si Ezra, physical, ano pa lang tayo? Discernment. Yung panahon po ni Ezra, sila po ay nagbalik na sa Promised Land. Salamat sa Panginoon. Kapasalamat sila. Kaso, yung mga hindi rin maganda, no? Kasi hindi perfect yung pagsunod nila sa Diyos. But anyway, isa mga nangyari sa kanila, nag-iiyakan. Yung iba dito, tuwan-tuwa. Yung iba, iiyak. Yung iba, kapasalamat sa Diyos. Yung iba, umiiyak. E sabi nito, so that the people could not discern the noise of the shout of the joy, from the noise of the weeping of the people, for the joy shouted with a loud shout, and the noise that was heard afar off. So, ibang masaya, iba hindi. So, anong isabihin ko lang dito? Pag may narinig ka ngayon na maingay, alam mo ba agad na masaya yon o hindi? Naalala ko rin si Joshua, naalala rin si Joshua at si Moses, umakyat sila sa bundok, ang tagal nila doon. So, inaasahan nila yung mga Israelites, syempre sumasamba pa rin sa Diyos. So, nung narinig nila, sabi ni Joshua, parang may gera ata. Kasi ang ingay eh. So baka may kalaban sila. Sabi ng Diyos sa kanila, hindi yan gera. Nagsasaya yan, nagpa-party-party na yan. So bakit hindi alam ni Diyos? Kasi hindi siya ganung magaling makinig. Okay lang yun kasi nga, minsan may mga bagay katulad dito, hindi mo agad ma-discern sa usapan pa lang. Amen? Kaya pag may mga anak na kayo, dapat alam niyo, kung nag-aaway na o ano, masaya lang. Huwag masaya lang, siya na kagabi, ang ingay, mag-isa lang siya na nanonood. Ang ingay, ako naman, nandun ako sa bilang kwarto.
pag nasaktan na yan, syempre takbo na ako, di ba? Pero pag nagsasaya lang, kasi natatawa siya, okay lang. So dapat alam niyo yung mga ganyang bagay. Ngayon, kahit sa mga mukha niyo, katulad niyo, tinitingnan ko yung minsan, kaya lang tinatanong ko, okay mo ba to? Babasa kaya ng Bible to? Paano mo nalaman sa mukha, pastor? Yung mga spiritual, masaya yan sa church. Hindi yung parang pabigat sa kanya. Di ba? Pag gusto mong matuto, makikinig ka intently. Ano sinasabi niya? Ano yung nasa na ba tayo sa sermon? Ano yung verse? Nakikinig kasi gusto mo eh. So matuto, alam mo, lalo mga bata, ang daming lokohan in the future, paano ka tatalino na pag matalino ka na, kagado ka na ng knowledge eh. Diba? Para sabi kanina, na-exercise mo na yung sarili mo, yung senses to discern both good and evil. Alam mo, masama agad to kasi mukhang pera to eh. Diba? Pasto, puro pera pinag-uusapan, sinawa na siguro to. Diba? Sa kumpanya naman, anong ginagawa nila dyan? Nag-apply po ako San Miguel eh. Tinignan ko lang kasi meron nag-ano sa akin. Kailala ni Bad yun. Hindi, sige. Kaya nagtanong agad ako kasi duda na ako eh. Ba't ba yung mama na San Miguel Bill? Sige nga. Sino may aringan? Bawangko. Dahil matalinong tao ko si Bawangko, at pinagpala siya ng Diyos. Hindi, niloko nila yung tao. Na-addict po kasi yan. Alam niyo na may alak. Kahit sa Bible, unang mention ng alak, kasalanan agad eh. Amen? Sinowa pa yun ha. Kaya huwag kayong inom ng alak ngayon. Yun, kaya tinanong ko doon. At inaral ko din. Ayaw ko, pumasa din ako, di ako pinawagan. Pero, ayaw ko dito. Kasi, kaya yung mama niya, hindi dahil mga galing yung tao nila. Hindi. Kasi, pasok yung pera. Kasi, addict yung mga tao. Bili ng bili, bili ng bili. Kahit makakasama sa kanila, bili pa rin tao. Kasi nga, na-addict. Alam niyo naman yung alcohol, may addiction property yan. So, kaya ngayon, saan ba tayo? Tapos yan itong physical. Mamaya, mas maganda po mamaya yung hapon kasi mental and then spiritual. Ayun yung pinakamano natin. Anyway, daan ako na rin para sa mga guest natin. Sa Job 4:16, malaysya na po kung di kayo sa Nice Baptist. Ang preaching dito isang oras. Kasi ganun talaga eh. Aral lang aral, okay? So, 4:16, sabi po dito, it stood still, but I could not discern the form. Tapos tayo dito, di ba? May nakita si Eliphaz to. May nakita daw siya. E dinidescribe siya. Parang spirit daw. Huminto. Kaya di ba maintindihan? Ano ba itsura nito? Eh, spirit yun eh. Meron bang form of spirit. Kaya na pag-alala ito last time, walang kwento ito pinagasabi niya. Alam, meron siyang nonsense na sinasabi kay Job para lang may masabi. Kaya gusto ko lang bakit in-include ko to. Kasi nga, yung sabihin ng discernment pala, pag nakita mo, sa malayo, madilim, parang may gumagalaw doon, ano ba yun? Ahas, aso, tatakbo ba ako, lalapit ba ako doon, baka si Miss na yun, yung inaabangan ko, mga kailangan, di ba? Ganun ang discernment din, pwedeng physical, okay? Ayun, ganda nito ha, parang pala, parang babae ba to, lalaki? Ito lapad ng, ano, yung pala, bakla pala. Na totoo lang. Kaya nga, tawa kayo, kwento ko sa inyo yung isang ano, di ba, yung Amerikano. Bakit, loko-loko rin siya eh, sundalo. Diyan sa, sino nga, base military dance sa Alonggapo. Eh, loko-loko din yung Amerikano. Kaso nga, naging controversial siya kasi pinatay yung bakla eh. Kasi kala niya, babae, ganda naman ito. Eh, loko-loko din yung Amerikano, di pinatulan niya. Eh, nung ando na sila, sorry sa mga bata, pero kailangan din malaman ko eh. Paglalaki, lalaki yan. Eh siyempre, nagalit kayo yung Amerikano, niloloko mo ako, pinatay niya. Hindi ko siya mapapatay niya. Ano. Pero, naloko siya, yun ang gusto ko sabihin. Amen? Amen. Nabudol. Sobrang galit niya, pinatay niya. Amen. Siguraduhin niya yung mga pangasawa niyo, ano, tunay. Ha? Tunay, hindi kayo magkakanak pag naloko kayo. Pangalawa, adiri yan. Amen? Okay, so last is sa Jonah naman. Ito yung last natin sa point natin ng physical discernment. Dapat marunong kayo. Pero sa case ni Jonah kasi, baliktad naman. Ganito po yan. Yung panahon ni Jonah,
na ang Diyos mo pamamaawain siya, amen. Hindi naman niya gustong patayin yung mga tao, kaso makasalanan tong city na to. Kaya gusto mong ubusin ng Diyos. Pero winawningan muna sila. Okay? Nagpadala ng propeta, supposedly si Jonah, ayaw pa ni Jonah, ayaw nga. Nung bandang muli, pumunta na siya doon, nag-preach na siya, naisalba kasi nagsisi. Ngayon, ang description ng Diyos sa kanya, doon sa mga Nineveh, Ninevites, ito, sabi diyan, and should not I spare Nineveh? That great city wherein are more than 64,000 persons. Ang daming tao niyan. Gusto mo, patayin ko lahat yan. Sinasabi niya ng Diyos kay Jonah. That cannot discern between right hand or the left. So, kung bobo naman ito. Ibig sabihin lang nito, physical to, pero, alam mo, yung mga bata, alam mo yung kanang kaliwa? Pag ikaw nag-drive ng eroplano, mahirapan nga. Hindi mo alam, kanang kaliwa, taas baba eh. Minsan, especially, may spiritual to, pero pinasok ko sa physical kasi nga, minsan, ako po, kaliwa yun din daw ako, pero minsan, di ko na alam kanang kaliwa kasi nga, kaya kong gamitin pareho. Doon mo sa sulat, dito lang ako nasulanay sa kaliwa. Pero, may mga tao raw, again, medyo ano to, talinghaga. So, sabi ng Diyos, gusto kong iligtas yan, ayoko nang patayin lahat yan. Kasi, ibig sabihin, minsan hindi niya alam yung kanan kaliwa, at saka, match cattle, ibig sabihin, medyo hindi marunong. Sa panahon natin, mga magkakapatid tayo dito, tingnan nyo rin yung mga kapatid nyo, baka alam nyo na, itong kapatid na to, tanga-tanga naman, bakit pumili ito ng ganyang mga pangasawa, eh baka hindi talaga marunong, amen? Tulungan mo na lang kung kaya mo, amen? Huwag mong gayahin. Itong kapatid na to, kakagrupo ko sa Bible quiz, kami nag-aaral din siya, ang score, 2. Ano ba? Hindi mo inanawa eh, medyo, alam mo na, baka nag-iigib pa ng ilang drum yun para lang makapag-aral, tapos ikaw, hindi mo inintindi. Amen? So, gusto ko lang sabihin dito ng Panginoon kay Jonah, na intindihin niya yung mga tao minsan, hindi nakaka-deserve. Amen? So, pero sa kabuuan ng ating topic ngayon, naintindihan niyo na yung discernment. Amen? Intindihin mo, alamin mo! Si Jonah, propeta na siya, matalino po yan. Dami na intindihan niya, mga propeta, sa salita yan, marunong magsalita yan. Ang problema sa kanya, hinusgahan niya yung tao, sinabi nga ng Diyos, gusto nang iligtas ng Diyos, ikaw, ayaw mo. Amen? Ngayon tayo, nag-soul winning tayo. Namimili din tayo, sabi nga siya, pag nakita mong bakla, naka-makeup, pero huwag mo na lapitan. Wala nang mag-asa yan. Pero yung nakita mo, mahirap dito, ano, nakapag-tibid sa church. Huwag ganun, amen? Di mo alam, baka yung anak niya ng matalino. Amen? O kaya yung, alam mo na, baka may kamag-anak yan sa Mars. Di mo alam. So kaya tayo bilang mga lingkod ng Diyos, sabi lang ng Panginoon, is preach mo yung salita ng Diyos kahit kinon. Gusto pumunta sa church, paglingkuran mo lang. Amen? Kasi hindi mo alam. So, mamayang hapon, bigyan ko na mabilis lang yung sinila sila mabalik eh. May another discernment na tinatawag, hindi lang physical na uusi sa akin, oh, ganda nito ah. Kahit po yung mga tablet nyo, nakaka-ano na rin, nakaka-loko, kasi kala mo, ang ganda eh. Yung pala, maalog lang, sira na. Binili mo napakamahal, di ba? So, physical discernment. Pero mamayang hapon, yung mental discernment, yung tinitingnan ng taong to, maganda, tindig, pero may tama pala utak nito. Dapat naintindihan mo rin yun sa sinasabi pa lang niya, manluloko to. Dapat naintindihan mo rin yun kung gusto mong magaling, hindi lang physical discernment, pati mentally. Amen? Ganun din sa tabaho mo, ito po, ang ganda to ngayon ah. Usong-uso yung ano ngayon. Ano ba? Axie, ah, networking ah, maganda siguro to. Yumaman yung isa. Diyan na ako, invest ko lahat dyan, lolokoy ko lahat ng kaibigan ko. Networking sila sa atin. Pinagpalit mo mga kaibigan mo, niloko mo, di talo ka doon. Pag bumagsak yung kumpanya na yan, ano, di supply ka rin. Di na makitiwala. So yan, physically, mamaya, andayin pa natin yan. Mentally, makikita natin yung mga dapat natin malaman kung paano ma-discern sa utak pa lang kung paano mag-isip, magsalita yung tao. And then later, especially, pinagpunta tayo, spiritual. At sabi dito, yan ako na lang ha, pinaka-pinaka dito,
Kaya mamaya, share natin sina Kuya Joel, si Jana. Sabi dito sa 1 Corinthians 2:14, ay pasa niyo pa, ready, go. When the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, but they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Okay, very famous itong verse na ito kasi nga, especially sa atin, kasi nga alam natin may mga false teacher, may mga false churches. Yung iba nalilito ngayon, kaya tatanong nila, eh paano yung masabing ngayon tunay? Yan ang tanong eh. Kaya sabi nga, ligtas ba yan? Yung lagi ang banat natin mga Baptist. Kasi sabi dito, may tinatawag na natural man, kahit pa matalino yan, graduate ng Harvard, kung hindi siya ligtas, hindi niya maintindihan yung mga bagay patungkol sa Diyos. Kasi nga, yun ay, paano daw naiintindi, hindi lang sa utak, hindi lang i-inspect mo physical. Tunay kaya ang pastor to? Tunay kaya ang Bible to? Dahil leather. Ay, hindi leather to. Hindi yung totoong Bible. Hindi ganun. So, spirituality, sir, dapat ikaw ay ligtas ka rin. Buhay yung spirito mo, naiintindihan, nakipag-connect sa Diyos. Pag hindi, hindi mo maaasahan yan. Okay? Yung ngayon, maraming mga Kristiyano po ngayon, eh, gusto ko matutunan sa Bible, tanongin natin si Rabbi, ganyan. Eh, hindi mga ligtas yun. Tinanggi nga nila si Jesus, eh. Tapos, kahit gano'ng kapal yung library nila, mga Rabbi, mga Hudyo, hindi mga pagkatiwalaan yan. May mga makukuha ka niya information, pero wag na wag kang itetake mo yung opinion nila, especially pag nag-advise na kayo. Ay, pag nag-advise na yan, oh, okay lang lahat yan. Okay lang yung mga Hudyo, maliligtas din yan. Hindi ko huwag kang maniniwala. Kasi nga hindi siya naligtas eh. Ngayon, yung mga information na ito yung sukat dati ng ano, ni, temple ni Solomon, okay lang. Scholarly, ano lang, history. Ganun yung history, okay lang yun. Makinig ka. Pero huwag na huwag kang makikinig dyan sa mga opinion nila na may kinalaman spiritual. Kasi sabi dito, hindi nila intindihan niya kung di sila ligtas. Amen? So, mamayang hapon natin yung tatakil yan. So, meron ba kayong discernment? Amen. No, meron agad? Salamat kung meron. Kasi ganyan naman yan, level yan eh. Kung may konti kayong discernment, lalo yung mga active dito, I believe, yes. No, sina yung guest natin, sana magbumalik kayo. Yan ang ano natin eh. Nasa inyo na yan eh. Ako, mga tumalong-talong din ako ibang churches. Na-realize ko, pambira, napakarami na. So, paano ako mag-de-decide? Kaya sabi sa akin nung nag-share sa akin, ko, pag-pray mo, hindi mo kayang lahat yan eh, talong-talong ka dyan, parang timaklong. Ano kaya dito yung magandang church? Hindi mo kayang bisitahin lahat yan. Hindi, pag-pray mo lang, tapos doon nga ilagay ng Diyos. At, maintindihan mo yung the best na church para sa'yo. Okay? At lahat ng bagay pa, again, pati sa mga pangasawa, pati course, pati mga kaibigan nyo, business trabaho, sana maging, magkaroon tayo ng, tumaas yung level of discernment natin, yun ang ibig sabihin. Kaya nga tayo din yung level of discernment. Minsan, tumatama ka sa ibang bagay, kung nga, ibang tao, pumili ng trabaho na makakapag-church pa rin siya, o tama, check. Kaso, yung pinang, yung ano, may naligaw sa kanyang ano, tunay na lalaki ba to? Yung may ano naman, mukhang lalaki naman, hindi mo inalam. Tunay ba talaga o hindi? Tapos ka. Diba? So, hanggat maaari, yung level of discernment mo, tagos-tagos. Amen? Iniisip mo na yung future mo at mas mahabang future pa at pati nga matalino ka talaga, pati future ng anak mo. Yung iba, ganyan mamili ng mga pangasawa. Anong klaseng pamilya ba ito? Ganun patindi. So, yung mga bagay na yun, nagagawa din ang para naman yan. Okay, so this time, I let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming topic ngayon. I pray, especially mga bata, at even ang guest, kami din Panginoon, mga adults, mga matagal na daw parang ulit na ito, Lord, sa dati namin topic, pero ang focus naman namin ay mas basic ngayon, paano kami matututo na mag-decide, malaman namin, especially Panginoon, yung mga paluloko, medyo malapit, eh, parang maganda rin or something, parehong church lang yun, parehong Bible, but ang hamon sa amin ngayong umaga, at kami ang hapon ay ma-discern namin, Panginoon, mahiwalay namin yung mabuti at masama, medyo mabuti, medyo masama, sobrang sama. I pray na bigyan ako ng pangunawa at makabalik din pa kayo kami, aralin namin salita. Pray kami, Panginoon, sa mga time na talaga di namin kaya pa na matuklasan, Panginoon, ang dami tayong malaman. So, but anyway, kayo pong matakatama kayo. Nawa, ganun din kayo, magkapatiro sa inyong salita. Para yung mga pinagsama namin, advantages dito ng mga talinong tao.
pag marunong sa isang tingin pa lang mag-discern ay nakong paano namin din ma-accomplish na, ma-attain na ang Panginoon dahil niya. Kaya marunong kami pumili ng tama. So, ayun pa lang Panginoon sa bawat isa. Salamat sa aming guests ulit. Salamat sa mga nanay Panginoon na celebrate ngayon sa lingkutan. Baka, okay, napag-pagin mga nanay. Salamat sa aming tiyaga, Panginoon, sa aming mga anak. Hindi po sa aming pagkain na mga salusuluhan, Panginoon. I pray na palayan niyo pong maganda, provide, at bawat isa pa na maging malakas dahil sa pagkain. At ni Puller, may share si Chris namin, maligtas ni Puller si namin. Na ang Puller, kayo maluwalhati, in Jesus name pray. Amen. Amen. Okay, ganda tayo isa. Ano ko ba? Ano niyo? Ha? One hour.